sana namin kayo maimbitahan sa presinto. May mga ilang katanungan lamang kami sa inyo. Bakit? May problema ba? Wala naman. Parte lang ng investigasyon sa nangyari kay Mr. Mondragon. Inaagaw niyo lahat ng dapat sa mommy ko. Yun ang din naman yung ginusto niyo from the start, di ba? So tingin mo mas importante sa amin yun? Kung papipiliin kami kung mano makasama ulit si Daddy. Si Daddy ang pipiliin namin. Gusto lang sana kang kausapin tungkol doon sa nangyari kanina. Mataas ang mga emosyon natin. At kung ano man yung pinagdadaanan namin ng mommy mo, it's not fair na madamay pa kayo mga bata. Ate, di nyo naman po siguro kung masisisi kung ipagtanggol ko si mama sa mga binibintang niyo sa kanya. I know. I'll talk to Marga about it. Ayoko na lang na madala niyo pa sa school ang gulo ninyong ito. Whether we like it or not, magkakapamilya tayo. Alam kong marami tayong mga hindi pinagkakaunawaan. Pero pareho lang tayo ng mga pinagdadaanan. Sa pagkawala ni Dad. Nag-aaway daw kayo ni Mr. Mondragon bago siya na-aksidente. May nasugatan pang araw si Mr. Mondragon eh. Aksidente yung nangyari. At tulad ng sinasabi ko sa inyo, naayos namin ang lahat bago siya namatay. Baka naman merong nagsumbong sa mga pulis na nag-away kay mag-asawa, di kaya? Si Daniela. Ano? Si Daniela ang nagsabi sa kanila. Anong gagawin mo? Balita yung away namin ni Robert sa amin yun. At wala akong dapat ipag-alala. Ang kailangan kong malaman ngayon kung bakit inililihis ni Daniela ang investigasyon papunta sa akin. May ipapadala ko sa iyong DNA sample. I need you to compare it to mine. Send me back the results as soon as possible. Ma'am, kasulatan po yan. Stating na ibinibigay na po ni Mrs. Mondragon ang lahat ng nakuha niyang mana na galing po sa daddy niyo. What? Are you sure about this? Yes, ma'am. Sigurado po ako. Naiayos na po lahat ni Attorney Tejada po ito eh. Kulang na nga lang po yung pirma ni Mrs. Mondragon eh, to finalize everything. I didn't think this was going to be that easy. Apparently, she's not a gold digger. She's just a stupid bitch. Pirmahan mo na and stop wasting our time. Pipirmahan ko yan, pero sa isang kondisyon. What? Bakit mo ako dinidiin sa mga pulis? Bakit mo binabaling ang investigasyon papunta sa akin? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, sino bang pinagtatakpan mo sa nangyari kay Robert? Sir, wala akong kinalaman dyan. Nandito lang ako sa bahay. Eh kahit pagtanong niyo ako sa kapitbahay ko na sila makakapagpatunay na hindi ako umalis ng bahay. Nagtatanong lang ako kami, Mr. Mangupan. Tinitignan lang ako namin ang lahat ng posibleng angulo. Nililihis mo ang imbestigasyon papunta sa akin. At alam kong hindi mo yung gagawin kung wala kang pinagtatakpan. Huwag na huwag mo akong pagbibintangan, Romina. Wala akong gagawing masama sa daddy ko. Never in my life. Ano ba itong palabas na to? Pinaglalaroan mo ba ako? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil ba sa pera? O para protektahan mo ang sarili mo dahil alam mo may ginawa ka? Sagutin mo ako! Kung ano man ang sinabi ko sa mga pulis, totoo ang lahat ng yun. Why are you being so defensive? Guilty. What are you doing? Anong ginagawa mo? Handa kong ibigay lahat sa'yo para matahimik kami ni Cassie. Pero guluhin mo ang investigasyon ng dahil dito? Pinatunayan mo lang na hindi ka karapat-dapat sa anumang iniwan ni Robert. Nakita kong kinakausap kayo ng mga pulis kanina. Never kayo naging BFF ng pulis eh. Sabihin niyo ang totoo, napatrogol kayo, no? Wala, may tinatanong lang tungkol kay Robert. Sa tatay ni Cassie? Bakit? Ba't nila kayo tinatanong? Ano mang ginawa niyo pa? Bakit pa ang dami mong tanong? Try niyo ko kayang sagutin para mabawasan. Ang tigas ng ulo mo. Nag-aalala lang naman ako sa inyo pa. Ano bang kinalaman niyo sa nangyari? Wala. Tumigil ka lang sa kakatanong. Papa. Tumigil ka lang sa kakasalita. Naiinis na ako. Roxanne, tumigil ka na. Hello? Ma'am Daniela, ready na po yung DNA test result. Sige. Salamat po, ma'am. Ma'am, konting ingat lang po ah. Illegal itong ginagawa natin. Alam ko. Sa tingin mo, kaya ako mampahamak yung sarili ko. Sige na. Ibigay mo na sa akin yan. Magkalimutan na tayo.
namin, Daniela. Cassie is my sister. How is this even possible? Kaya pala ganun na lang pagkampinyo dun sa batang yun. He's been treating her like his real daughter all this time because totoong anak niya si Cassie. Kung magkapatid talaga kayo ni Cassie, no doubt, ibig sabihin si Daddy ang tunay na kumahasa kay Romina. Eh bakit kanya isusupong sa polis? Kung siya naman talaga yung may kasalanan ng lahat. Kasi pala kayo sumupong ko sa polis naman. What you said? He was planning on turning himself in. Marga, nasa bahay ba kayo nung nalaman niyo yung balita? Opo. But it was a very crazy day, tita. Actually, wala nang ako masyado maalala nun eh. Basta gusto lang umalis si mommy for some reason, tapos nakita namin yung news. Gusto mo umalis ni Daniela? Saan napunta? Hindi talaga titigil ni mama mas paggawa ng gulo, no? Marga! At gagamitin niya pa talaga ako para makakuha ng information about mommy. Marga, wala namang ganun. Stop defending her, Cassie. Kinausap niya ako na parang may paka siya sa akin. Pero yung totoo pala, kumukuha lang siya ng information na pwede niya magamit against my mom. Ano ba kasi talaga nangyari? Ay, interesado kayo. Nasabi ko na nga sa'yo lahat. I'm curious to know kung sinong tatay ni Cassie. Nabangan ko si Romina sa labas pagkatapos ng party niya. Tapos nawawala na siya ng malay, sinunggap ako agad. Tapos pinasok ko sa kotse. That guy must have seen and followed you. Siguro. Kasi nung pinasok ko si Romina sa kubo, bigla siyang dumating. Nakasintukan pa nga kami. Buti lang, nakasipat kagad ako bago niya ako nakita. Ayun. Tapos yun na yun. Pero dahil nabuo si Cassie, alam naman natin siguro kung ano nangyari kung nanginiwok sila. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lang kung ipaglaban mo si Cassie bilang anak mo. Hindi madali sa akin ang mga nalaman ko. Pero I will choose to be your daughter now. Kahit wala ka na. I promise I will do everything to keep your secret. Alam mo ba kung anong gulong dinala mo sa akin dahil sa paglaglag mo? Hindi ako tinigilan ng mga pulis. Pati negosyo ko, maganda leche-leche dahil sa'yo. Wala akong nilaglag. Hindi ko kasalanan kung naaamoy ng pulis sa baho ninyong magkapatid, kaya kayo iniimbestigahan. Tapang mo rin eh. Parang gusto mong malaman ng lahat ng tao dito kung anong baho. Sa tingin mo talaga, bibigyan pansin pa ni Romina yan. Ang focus ni Romina ngayon, hanapin kung sino ang pumatay sa daddy ko. Baka nga ipagsamalang bahala na lang niya kapag nalaman niya na akong nagputos sa kapatid mo, nagkasakit siya. Eh hindi naman niya kinakasal si Romina, di ba? Hector, kapag nalaman ni Romina yung totoo, wala na kayong habon. Ikaw ba ang nagpapatay kay Robert? Why would you even say that, Romina? I may not have been a good daughter to my dad, pero hindi enough yun para akusahan ako na ako nagpapatay sa kanya. Bakit ko magkagawin niyo sa sarili kong ama? You tell me, Daniela. Unti-unti ko nang napagtatagmi ang lahat. Bakit akong tinuturo ng mga pulis? At yung mismong araw na nangyari ang insidente, binala kong umalis. The same day na namatay si Robert. Ano bang tinatakasan mo? I'm not having any more of this, Romina. Wala ka rin namang mga pruweba para patunayan yung mga binibintang sa akin. Wala pa, Daniela. Pero hindi ako titigil sa pag-iimbestig. Till then, stop accusing me. Because if you push me any further, if you push harder, patawarin ako ni Dad, pero hindi ka tawarin. How do you like my new office, Nina? Such audacity, Daniela. Have you got permission to be in this room? This belongs to presidents. Which I will be. Gusto kong suportahan niyo ako na maging susunod na presidente ng kumpanya. But, Daniela, that's impossible. You only inherited 1/4 of your father's shares. That's 13%. It's not enough. That's why I'm asking you all na ibenta sa akin ang shares ninyo.
If I get to sell all the properties na binigay ni Dad sa akin, I will have enough money to pay you off. I mean, you really have nothing to think about. Anak ako ng may-ari ng kumpanya, you will be protected. And it's given na ako ang mamahala dito, not that Romina. Get off that chair. Speaking of the devil. Calling the board members? Ano na namang pinaplano mo? I'm just expressing my intentions of buying all their shares. Seriously? That's what you're thinking right now? Kakamatay lang ng daddy mo? That's why I'm planning to take over his position. Kailangan may mag-manage ng kumpanya. If you wanna be the president, fine. Pero may proseso tayo dyan. You can't just compromise the company for your own personal agenda. Kagaya ng pagpa-fire ng mga empleyado without an acceptable reason. And pag-aangkin itong opisinang to. Baka nakakalimutan mo, Romina. Anak ako ng may-ari ng kumpanya. I have all the right. Trainee VP ka lang. Kaya wala kang karapatan na magreina-reinahan dito. You need to earn what you deserve. At hindi ka dadali ng pagiging Mondragon mo kung wala kang alam. This is my chair. My office, my company. At walang sino pwede magpaalis sa akin dito. Then you left me with no choice. You're fired. Ben Peralta! Arestado ka! Wala akong kasalanan! Inutosan lang ako! Meron kang karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay magiging pabor o laban sa isang mong hukuman. Meron kang karapatang kumuha ng iyong abogado na iyong napili. At kung wala kang kakayahan, pagkakaloob sa ito ng pamahalaan. Naintindihan mo? Alam ko! Puntahan niyo yung lintik na yan. Kausapin niyo. Dahil niyo pwede ilaglag. Naintindihan mo? Eh, boss. Parang kakanta na yung bata mo eh. Boss, nakalabas na po ng bahay si Mr. Mondragon. Pwedeng magsalita yan! Gawan nyo ng paraan! Hindi niya tayo pwedeng tilaglag. Naintindihan mo? Hello, boss. Hindi kang hayop ka. Boss, pasensya na. Naunan ako eh. Wala akong pakialam. Basta huwag mo akong ilalim. Boss, hindi ko kakaya doon yun eh. Tandaan mo. Kaya-kaya kong pangayin mo yung pamilya mo at nilaglag mo. Boss, anong gagawin ko? Sundin mo lahat kung sasabihin ko sa'yo. Hulihin niyo na siya. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Wala akong kasalanan. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko kami nagpunta para sa inyo. Kundi para kay Mrs. Mondragon. What? Ako? Bakit niyo ko hinuhuli? Siya dapat ang hulihin niyo. Anong kasalanan ko? Inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawang si Mr. Mondragon. Ikaw ay binibigyan ng karapatang manahimik o magsawalang kipo. Ang lahat ng sasabihin mo ay magiging laban o panit sa anumang korte na iyong napili. Ikaw ay binibigyan namin ng karapatan ng pumili ng iyong tagapagtagpol. At kung hindi mo ito kaya, ito'y pagkakalob sa'yo ng pamahalaan. Nauunawa mo ba yun? Anita, bakit ganyan nawala si Mama? Kasi, listen to me. Pumunta ka muna sa kwarto ko. Everything's gonna be okay. Hindi! Gusto ko nalang na gano'n nangyari, Ma. Bakit kanina yung nauna, Ma? Dahil pinatay niya si Dad. Ang kapal ang mukha mo. Kaya pala dinitin mo ko sa nangyari kay Dad. Yung pala, ikaw! Ikaw ang pumatay sa kanya! Hindi totoo yan! Wala akong dahilan para gawin yun kay Robert! Sir, please, mag-iwalayin si Mama. Hindi niya pa magagawa yung binigay tayo sa kanya. Mahalaman ni Mama. Kasi, Mama, look at me. Mama, hindi. Mama, pinagbibintakan ka na. Babalik ako. Babalik ako, anak. Mama, hindi. Di ko wala kantayin mo. Mama, wala. Mama, huwag ka pumayag. Mama, wala ka nalalan. Mama, please, listen to me. Mama, mag-iwalinaw din ang lahat, anak. Mama, huwag ka pumayag. Wala ka kasalanan. Bakit si Romina ang naging suspect sa pagpatay sa daddy ko? Merong mga lumutang na testigo kung saan nangyari ang pagsabog. Nakausap pa niya yung nagpasabog eh. Nandun siya kasi pinuntahan niya si Kuya Robert. Hindi yun sapat para hulihin niyo ang ate ko. Ayon din sa mga salaysay, may matinding away ang mag-asawa bago umalis si Mr. Mondragon. Kaya nagkaroon ng probable cause ang hukuman. In fact, meron kaming search warrant. Pupunta na kami doon para halugugin ang bahay para makakuha kami ng ebidensya. Pero, sir, hindi po yun magagawa ng mama kung bakit naman niya papatayin si daddy. Yun ang alamin namin. Sige, ho. Bago ho namatay yung biktima, nalaman namin na naipaayos na niya yung kanyang will. Ang will na kung saan nakasaad na majority ng kanyang ari-arian sa inyo mapupunta. May alam na kayo doon. Wala!
Wala akong alam sa ipapamana niya sa akin. Pero asawa ka. Auntie Manu, malaking makukuha mo. You don't have to answer that, Mrs. Mondragon. Kahit kailan hindi ko pinag-interesan ang pera ng asawa ko. Kung ano mang meron ako ngayon, pinaghirapan ko. Laki ako sa hirap at kaya kong bumalik sa hirap. At hindi ko ipapahamak si Robert ang dahil sa pera. Si Daniela ang dapat tinatanong niyo dahil siya ang may interes sa yaman. Pero iba ho ang sinasabi ng isa pa namin testigo. Inutusan niyo daw siyang maglagay ng bomba sa helicopter ni Mr. Mondragon. Patawarin niyo ako. Hindi ko gusto pumatay ng tao. Nagawa ko lang ngayon dahil sa pangangailangan. May sakit ang anak ko. Ngayon sabihin mo sa amin, sinong nag-uto sa'yo? Si Romina Mondragon ho. Sinungaling! Ay, sinasabi mo, hindi ko pa siya kilala eh! Ako yung pinagbibitangan na pumatay sa asawa ko, hindi ko kilala yung sino yan!